day 3. Ayan, mga box. Day 3 na ng aking face. Ayan, after ko magkaroon ng killer and lip. So, again, paulit-ulit tayo. Anyway, sabi ng iba, bakit ko ba ito pina-video? Wala naman silang interest. Sa'yo yun, kung wala kang interest. May mga nagtatanong kasi, di ba? So, nakakapagod din magpaulit-ulit, mag-explain kung ano itsura after, pwedeng patingin ng itsura after. So, kaya ako nagkaroon ng daily vlog about dito sa ginawa ng ating Ink by Rose. Na ating Ink by Rose, ayan, para ma-update kayo. So, as of now, ito siya, ayan. Huwag niya ako inaano na ganito yung aking face. Siyempre, may bagong gising. Meron bang bagong gising na maganda ka agad, di ba? Well, ewan ko kung meron. So, ayun. Anyway, ito po ako bagong gising. Ayan, as in, bare lang. Pagkasing na pagising ko, nag-pray lang ako and then bumaba na ako ayan, para mag-ilamas. And, i-update lahat ng gusto maka-update ng aking kilay. Actually, mas interesado sila sa aking kilay kasi sa sarili ko. Okay. Ayan, anyway. So, ayan siya. Okay, mag-ilamas tayo ngayon. Ito lang ang ginawa ko kagapon, ha? Wait lang. And ayun na nga, binabasa na natin yung face natin. And meron akong gagamitin dito. Ayan. Para to sa, pero kasi, since ang bibig natin is, bawal siya sa mga matatapang na soap. So, ito ang gagamitin natin. And which is advice dito naman to ng ating Ink by Rose. So, ayan. Na yun ang gamitin natin. Para medyo mild lang siya. Mild lang yung isasabon mo sa iyong bibig. Hindi siya harsh. Ayan. So, kailangan niya rin siyang sabunin. Ayan. Okay. Wait lang. Ito ulit. Ah! Ayan na nga, nakapagbanlaw na ako ng aking. Siyempre, again, ito ulit. Ayan. So, ganyan lang ating gagawin everyday. Pa-julit-julit lang. Hanggang sa mag... Ano na yung ating... Mag-heal na yung ating lahat kung ano yung mga kailangan i-heal dyan. Yan. Yung iba kasi, napapansin ko, pag after nila magpa-brows, feeling nila agad yung itsura, yung resulta. Ako kasi hindi. Actually nga, ayoko nung gandong plakado eh. Mas gusto ko yung mas mag-lighten pa siya. So, yung mga box, yung kilay ko na yan, mag-lighten pa yan siya ng ilang araw. So, as of now, yan na yung aking resulta. Pero... Ano yan, as in mag-ano pa yan, magbabakbak pa yan siya mga box. Hindi siya yan talaga ganyan ang kanyang itsura. Ayan. So, sa mga nasasabi dyan na hindi sila interesado sa aking daily, ayan, matawag dito sa daily na ganito. Basta yun, after ko mag-procedure, kung ano yung hindi sila interesado, wala akong pakialam, umuwi ka sa bahay nyo. Charot! Ginagawa ko to para dun sa mga gustong malaman kung ano yung itsura ko after ng ilang days ng aking paglagay ng kilay and aking lip. So, yun. Thank you sa mga nakikinig sa akin at gusto akong mapanood kahit wala akong kakwenta-kwenta. Sa mga ayaw naman ako mapanood, uwe! Sinasabi ko sa'yo, huwag ka dito ah. Wait lang. And, ayun na nga. Tapos na tayo mag-ilamos ng sabon. Yan. So, sa mga nagtatanong, pwede ba siyang sabonin? Yes, pero mild lang yung soap. Si MB Care kasi mga box, ito. Kahit meron siyang content na kojic, hindi siya harsh, hindi siya matapang. So, yun ang aking ginagamit. Tapos yung iba naman dyan na sinasabi nila, si Box Majo, ano naman yun eh? Makinis naman talaga yun, blah, blah. Ano, hindi. Hindi ko lang kasi makalkal yung aking bala na may mga tamang tissue, di ba? Hindi ko lang kasi makalkal yung dati ko mga pictures. Hindi po talaga ako maputi. Mano lang talaga ako, morena. As in, sobrang morena lang ako. Tapos dati, may dumating sa point ko na sobrang negra ko talaga. Alam niyo yun, ang itim-itim ko kasi. Sa mga ninakakalam, riders po ako before. Ayan, na-addict talaga ako sa moto. Wala akong pakalam kung maging negrita ako whatsoever. Sobrang pumangit din yung balat ko. At the same time, as alam mo naman, kasi pag-expose ka, diba, sa araw. Sige, mag-explain ka sa ano. Pag-explain ka sa video mo ng puro ka tissue sa mukha. Ayan. So, bakit po tissue ang aking pinampupunas pag naghihilamos? Kasi mga box, hindi ako tiwala sa towel eh. Kasi, di ba, for example, yung towel na ginamit mo, syempre sinampay mo lang yan para matuyo. So, ibig sabihin, expose yan sa alikabok. Unlike po ng tissue.
Hindi ako natutanggalin. Ay, nagbabalat ako dito. Anyway. So, ayun siya. Kaya mas bet ko ang tissue kasi, di ba, naka-roll yung nga siya nakatago. Kaya, kahit pa paano yun. Basta yun. Bala na kayo mintindi dyan. Yan. Tapos sa mga nagtatanong pala sa kilay, isa pilikmat ako. Yan. Yes, pwede siyang basain mga box. Pwede siyang basain. Pero huwag nyo kasi siyang kuskusin. Ako kasi ganito ako mag aftercare ng kilay. Kasi since hindi naman tayo binayayaan ng kilay. Yan. Thank you sa Hera. Ayan. Silang nagpapaganda ng aking mata. Ayan. Pwede siyang basain. Basta pag hinila mo siya lang, mild lang siyang ganun. And then yan, nakita nyo naman kung paano ako magpunas. Pipikit akong ganyan. And then ipapatong ko lang yung tissue ganyan. Hanggang sa feeling ko na-absorb nyo na yung tubig doon sa pilikmat ako. Hindi ako didilat. Nakaganyan pa din ako pag inangat ko. Okay? Tapos ganun din sa kabila. Ganyan. Tapos, ganun lang siya. Tapos, syempre pag inangat mo, huwag dumilat ka agad. Ganyan lang siya. Yan. Para hindi rin nasisira agad yung iyong mga lashes. Ayan. At hindi rin naglalagas. So, yung mga box, ito na siya. And then, after nyan pala, diba? May ako nang ask kasi nung nasa date ko. After nyan, may binigay po sa akin ng Ink by Rose na aftercare. Ayan. Meron ako dito na, kasi hindi naman siya pwedeng time mag-ilamos ka. Meron dito parang sterilize na, hindi ko alam kung ano to. Basta ganun siya. So, since hindi, nag-wash naman na ako ngayon, hindi ko na siya gagamitin. Pero, pag hindi ka mag-ilamos, ito yung ginagamit. Para siya yung pang-wash mo. Okay, so ito, 3 times a day ko siya tinitreat. Ito naman every 2 hours. So maglalagay tayo ngayon sa lip natin. Ayan, para siyang cream. Alam niyo ang ganda nito. Nagtatanong nga ako kay Ink by Rose kung meron silang binibentang ganito. Kasi ang ganda niya pang moisture ng ano, ng skin. Parang pwede siya sa lip. Parang kung gusto mo siyang ano, pang treatment, tatanungin kasi Mama Rose kung ayan. So, kailangan mga box, lagi siyang moisture yung bibig mo. Pag nagpa-lip, litchious lip ka. Kasi, hindi siya pwedeng dry. Kasi pag nag-dry siya, mga box, yan yung tendency na magbabalat siya. So, parang pag nagbalat kasi siya, I mean, ito talaga normal na magbabalat. Kasi, di ba nga, nalagyan siya ng something. So, normal na magbabalat. What I mean is, pag na-heal na siya, ayan, ito din yung ilalagyan natin sa kilay. Yan. Kahapon, meron pang konting half day yung dito. Syempre na nagkaroon nilagyan siya ng ano, 'di ba, ng ink. May half day pa kahapon pag kinukuskus ko, pero medyo tiis ganda lang ako. Pero ngayon, pangatlong araw ko na, wala na siyang half day, wala nang sakit. Parang siguro nag-subside na yung ano, naghupa na yung effect ng anesthesia. Yan, syempre 'di ba lalagyan ng anesthesia, ano ka? Superman, si Darna, hindi nasasaktan. Charot. Kahit nga si Darna nasasaktan eh. Ako ba kaya? Charot. Ayan, so yan. Pero at least, pero in fairness, magaan po ang kamay ni Ink by Rose. Hindi, wala. Alam niyo ba mga box, eto, sabi nila, ito daw pinakamasakit. Nako, humihilik pa ako dahil abang nilalagyan ako neto. Ayan. So, tapos na tayo mga box. So, see you tomorrow for our 4-day update sa aking kilay. So, ito na siya. Ayan. Kung makikita nyo yan, nagla-light ng light na siya ng very, very light. Ayan. So, tingnan nyo na lang yung iba kong mga videos. Kung gusto nyo makita yung kilay ko talaga ang after nitong gawan ng ganito. Kasi, 3 years ago pa. So, titingnan nyo yung mga video ko 3 years ago up to now. Yun na yung kilay ko after malagyan ni Ink by Rose. So, kasi ito kasi mabox, hindi to, ano, retouch niya na lang to. Kumbaga, ito din siya nung unang-unang lagay ni Ink by Rose. So, ayun lang. Thank you.